Mahal tayo po ay tumayo, minimal. At ito po na pakinggan ang salita ng mahal na Panginoon. At ito pong ibigay ang pagkataon sa ating mangaral. At ito ang abilabid preacher Pervin Balinsuela. Palapagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating abilabid preacher Jerry Galgo. Tayo po manalangin mga minimal. Dakilat mapagpala namin Diyos sa langit, sa banal na pangalan mo ang pinakamalapit. Jesus, salamat, malapit ang gising kami at malakas na nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo, malapanginoon, sa umagang ito dahil sa presensya mo na iyo pong binuo sa aming kalagitnaan, mahal na Panginoon. At sundalangin na ang bilabid pastor, kami po humingi ng habag kapatawaran, malapit sa lahat ng aming mga pagkukulang, nakasalaman kami at aming dinadalangin, patuloy ka, makiuban ka na mo, magpanalangin ka na mo, bahin sa iyong mga pulong, malapanginoon. Ikaw magbigay kaalam sa matag-usamang mga anak, maging sabang lingkod, malapang gamitin mo po kong instrumento. Maghayag, malapanginoon, ng salita mo sa umagang ito na may kasamang pag-ibig at kapangyarihan, mahal na Panginoon, kinintanan among ginaampo. Yes, yung bala ang pangalan, aming sinasaway, ginagapos lahat, anumang bala kidadlang ng kaaway. Demons of unbelief and doubt, power of darkness, Satan cast out! In Jesus' name, hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Purihin pong ating pong pinakamahal na Panginoon, mga minamahal. At bago pong lahat, ating pong munang unatigit muli sa magang ito, pinapaabot ang pinakamataas nating pagpupuri, pagdadakila, pagsamba, ay para lamang sa nag-iisang Diyos na buhay sa langit, sa banal na pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Impress ka na tapatulin po tayo nagbibigay sa umagang ito ng ating pong dobling paggalang, pagrespeto sa ating mahal iginagalang na ibang lista pastor Wilde Estrada Almeda, ang propeta ng ating buhay na Diyos sa huling kapanahunan. At ganun din po sa kabilabi children, all blessed Almeda family, blessed morning din po, ating pong pagbati po sa kanila. At ganun din po mga minamahal, ating pong patuloy na alaala mga ginintuang turo at aral po ng ating beloved honorable assistant pastor Lina C. Almeda. Sa mapagpala at magandang magana po sa ating beloved ordinary preacher, kasama po ng buo niyang minamahal na pamilya, in praise the Lord sa lahat nating beloved preachers, beloved pastor workers, beloved webcast viewer, sa lahat ng ating kapatiran, baguhan matdatian sa ating pong mga bisita. At muli ating pong binabalik ang task nga pasidungog, pagyukbo, pagdaig, alang lamang sa atong buhi o dalaygon nga Diyos. Eh, brothers, you praise the Lord! Purihin ang banal na pangalan po ng ating mahal na Panginoon sa umagang ito, mga minamahal, dahil tunay po ang Diyos natin ay buhi, buhay na buhay. Amen po ba, mga minamahal? Praise God, dahil kung di buhay ang Diyos na to, tanan tayo karon tulog na. Amen. Mga minamahal, ngunit buhay ang Diyos natin, mga minamahal, praise God, na nasa ating kalagitnaan. Mga minamahal, siya pong nagbibigay sa ating puso ng takot na matulog. Amen. Mga minamahal, takot sa puso na hindi natin mapakinggan ang mga kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon. Napakaganda ng mga patotoo, nakaka-bless mga minamahal. Nasa sariwa tuloy mga minamahal ang kabutihan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Mga minamahal, na kung di talaga totoo, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, hindi tayo tatayo dyan at sasambit ng mga terribleng pagpapala. Amen po ba? Terrible, kasi mga minamahal, halos kompleto na. Parang wala ka nang hahanapin pa. Totoo talaga ang sabi ng ating mahal na pastor, sa lahat ng mga pinagpala, tayo po talaga ang tunay na mga pinagpala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, ng ating buhay na Diyos. Dahil maraming tao naghahanap ng kompletong pagpapala eh. Amen po ba? Pero hindi nila makita. Pagbabago lang ng buhay, mga minamahal, hirap na sila. Nagsusumikap ang mga tao kung paano nila baguhin ang kanilang buhay, gusto nilang magbago, ngunit talagang hindi nila magagawa. Dahil walang tao, kahit saan ka maghanap sa mundong ito, gaano pa man siya kabuti,
Gaano pa man siya mga minamahal, pisgad katanyag, walang tao makapagbago ng kanyang buhay, ng kanyang sarili. Dahil ang tao ay hindi perpekto. Ang tao ay may limitasyon. Ang tangi lang makapagbago ng buhay ng tao, ang Diyos na buhay, ang ating pong pinakamamahal na Jesucristo. Palakpakan po muna natin ang ating pong pinakamahal na Jesucristo. Kaya dito, maririnig natin, mga mamahal, may tatak, may tanda, mga minamahal, ang mga tunay na pinagpala ng ating mahal na Panginoon. May transformation, may pagbabago ang takbo ng kanila pong kanya-kanyang buhay. Hindi po yan binabayaran. Hindi po yan gawa-gawa. Yan pong kanila pong pagpapahayag, mga minamahal. Yan po ay kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen po ba? Dahil ang sinasamba natin dito, hindi tao. Hindi ang ating sarili. Pinapahayag natin yan dahil sa pagsamba natin sa ating buhay at mapagpalang Diyos. Everybody say praise the Lord. Everybody shout hallelujah. Praise God. At ito po'y talagang hindi po mawawala. Habang tayo'y mabubuhay, dahil malaking pakinabang nito, mga minamahal, yung marinig mo ang pagbabago sa mga labi na tunay na pinagpala, mga minamahal, praise God. Dahil since narinig ito, milyon na ngayon ang binago ng ating pinakamahal na Panginoon. Di na sa bansang Pilipinas, kundi sa buong mundo, mga minamahal, marami ng binago, mga minamahal, pinaagi sa napakinggan nilang pagbabago na pinapatotoon ng buhay ng mga tunay na pinagpala na mahal na Panginoon sa gawaing ito. Yung buhay po na palakpak, mga minamahal, para po sa ating pinakamahal. Kaya si Apostol Pablo, kahit alam na eh, pinapaalam na na kamatayan ang pupuntahan niya. Mga minamahal, praise God, kung magpapahayag siya, mga minamahal, praise God ng kanyang pagbabago ng mga patutuo, mga minamahal na gawa ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, hindi siya mapipigilan. Everybody shout hallelujah. Everybody shout praise the Lord. Pamagatan natin ito mga minamahal, testify the gospel of the grace of God. Magpatotoo ng ebanghelyo ng biyaya ng Diyos, mga minamahal. Basahin po natin ang sulat ni Apostol Pablo, mga minamahal, sa Gawa 20:24 po. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng mga Gawa, Kabanata 20, ang talata ay 20-24. Kung paanong hindi ko ikinait na ipahayag sa inyo ang anumang bagay na pakikinabangan at hayag na itinuro sa inyo at sa mga bahay-bahay. 21, na sinaksihan ko sa mga Hudeo at gayon din naman sa mga Grego ang pagsisisi sa Diyos at ang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. 22, at ngayon, narito, ako na natatali sa Espiritu ay pasa sa Jerusalem na hindi nalalaman ang mga bagay na mangyayari sa akin doon. 23, maliban na pinatutuhanan sa akin ng Espiritu Santo sa bawat bayan na sinasabing ang mga tanikala at ang mga kapighatian ay nagsisipag-antay sa akin. 24, datapwat hindi ko minamahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatotoo ng ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin yung banal salita ng ating mahal na Panginoon. God bless you po sa pagkabasa na yan, mga minamahal. Mapalakpakan po ba natin ang buhay na palakpak ang ating pong pinakamamahal na Panginoon? Praise the God. Hallelujah. Mga minamahal, oh, treble. Mga minamahal si Apostol Pablo. Mga minamahal, praise God. Sa kanya po, mga minamahal, pangangaral sa iba't iba pong lugar, mga minamahal, na talagang nandun. Talagang hindi niya ipinagkait, hindi niya tinago, mga minamahal, praise God. Ang pagpapahayag, mga minamahal,
Praise God ng Ebanghelyo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Mga minumahal, praise God, talagang pinapatutuon niya kung gaano katotoo ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen po ba? Mga minamahal, praise God, dahil mismo sa kanya rin pong buhay, nangyari po ang transformation, pagbabago. Mga minamahal, praise God, na gawa po ng ating pong pinakamama. At ito po ang isa sa dinadala niya, mga minamahal, na pinapatutuon niya. Mga mga sa tuwing mga ngaral siya ng Ebanghelyo, dahil ito'y ministeryo niya. Di niya na nga inisip yung buhay niya . Basta lang maganap niya ang tungkulin niya. Mga minamahal, na magpatotoo ng Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Dahil dati siyang mamamatay tao. At hindi po ordinaryo ang pinapatay niya. Mga minamahal, mga pinapatay niya matutuwid na tao. Mga Kristiyanong totoong naglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ngunit nung siya po, mga minamahal, ay tinawag ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, praise God, upang siya man din, mangaral ng Ebanghelyo, magpatutuo sa kapangyarihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, praise God, natuklasan niya, mga minamahal, na tunay pala, pag natagpuan mo ang totoong Diyos, ang totoong Ebanghelyo, ang totoong paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, iyo pong matatanggap ang biyaya na nagmumula sa Ebanghelyo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Dating mamatay tao, ginawang ministro ni Kristo. Amen po ba? Mga minamahal, praise God. Kaya nakatali na siya. Mga minamahal, sa ministeryong iyon. Mga minamahal, praise God, sa kanya pong patotoo. Kahit siya pumunta, mga minamahal, anumang sabihin sa kanya, anumang masasakit na salita, mga minamahal, yung kanya pong marinig, may kadalamhatian man doon, di man siya paniwalaan, mga minamahal, bagbabantaan man ang kanya pong buhay, mga makalungkutan man, mga minamahal, praise God, magpapatuloy siyang ipayag ang Ebanghelyo, ipatutuon niya ang biyaya na totoo na mula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Everybody shout hallelujah. Praise God. Kaya ano po nangyari, mga minamahal, sa ginawa ni Apostol Pablo? Maraming nakumberte. Amen po ba? Maraming nagpabautismo sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Mga minamahal, praise God. Bakit po, mga minamahal, pag ipinapahayag natin, tayo po'y nagpapatotoo. Mga minamahal, sa Ebanghelyo ng biyaya ng ating pong pinakamahal na Panginoon, ang salita ng Diyos ay hindi lang salita, kundi ang salita ng Diyos may kasamang kapangyarihan. Yung buhay na palakpak po para sa ating. Kaya ang gawain ito, mga minamahal, sama ni Apostol Pablo, ating mala pastor, kahit sa yungib ng mga Abu Sayyaf. Ewan po ba? Mga bandido na walang totoong Diyos, mga minamahal, praise God, pinasok ng ating mala pastor, dalang Ebanghelyo na may kasamang biyaya ng Diyos. Na kung paano po kumikilos sa gawain ito, mga minamahal, ang kapangyarihan ng ating mala Panginoon, ang kabutihan ng Diyos, ang pagpapala ng Diyos, kanila pong ipinahayag doon, kahit nagalit pa mga Abu Sayyaf, kahit nag-isip pa na patayin sila. Bago pa man sila umakyat doon sinabihan na sila huwag kayong akyat doon. Dahil sigurado, hindi na kayo makababang buhay. Pero hindi sila natakot, mga minamahal, praise God, kasi ito po ang ministeryo na mga tunay na tinawag ng ating mahal na Panginoon. Mga tunay na nangangaral ng Ebanghelyo ng ating dakilang Diyos, mga mahal. Magpatotoo. Amen po ba? Mga minamahal, praise God. Para mga minamahal, maraming tao, mga minamahal, ang mabuksan sa katotohanan. Kaya paano man mabuksan ang tao sa katotohanan kung di ka magpatotoo ng kapangyarihan ng Diyos? Amen po ba? Paano naman malaman nila, mga minamahal, kung di ka magpatotoo na ang ating mahal na Panginoong Jesus ay totoong Diyos na nagkatawang tao? Amen po ba?
Walang ibang Diyos na makapagliligtas. Sino makaalam niya kundi tayo magpapatotoo? Amen po ba? Tayo, mga minamahal, praise God, ang tunay, mga minamahal, na mayroong Diyos na buhay. Everybody shall praise the Lord. Yung sila, sabi-sabi lang yon. May Diyos silang buhay, mga minamahal, pero hindi nakikita sa kanilang buhay. Walang pagbabago. Dating sabungero, naglilingkod sa Diyos, sabungero pa rin. Dating babaero, naglingkod sa Diyos, babaero pa rin. Ang totoong merong Diyos, pag naglingkod ka sa Diyos, pagpapalain ka ng Diyos, ang dating sirang buhay mo, ayusin ng mahal na Panginoon. Ang dating magulong buhay mo, bibigyan ng kapayapaan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Bakit po? Ang Diyos dumating dito, ang dala niya po, buhay at kasaganaan. Palakpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Di dumating ang Diyos, mga minamahal, di siya bumaba sa lupa, mga para pahirapan ng tao. Grabe ka palangga ng Diyos ang tao. Amen po ba? Lagi nating naririnig, kahit ano pang ginagawa ng mga tao sa Diyos, noon pa man, mapagpatawad ang Diyos. Puno ng pag-ibig ang ating pong pinapahayag natin dahil kailangan natin magpatotoo ng ebanghelyo ng biyaya na mula sa Diyos. Yung buhay na palakpak po muna para sa ating pong pinakamamalak. Kasi may mga baguhan, may mga nanonood sa atin, bakit lagi na nagpapatotoo? Yung mga taga Jesus Miracle Crusade, International Ministry, ito pong ministeryo na mga tunay na naglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Dahil ayon na rin sa Biblia, ito po'y utos. Utos ng Diyos na magpatotoo. Inuutos ng Diyos na ipatotoo ang kanya pong mga gawa. Ang kanya pong pagliligtas. Ang kanyang pag-ibig. Ang kanyang pag-iingat. Ang kanyang proteksyon, mga minamahal, sa bawat tao. Palakpakan po muna natin ang ating pong pinakamahal na Panginoon. Basahin po muna natin yung awit 1:19-138. Praise the Lord. Sa aklat ng mga awit, Kabanata 119, ang talata ay 138. Iniutos mo ang mga patotoo mo sa katwiran at totoong may pagtatapat. Amen. Palakpakan po natin yung banal na salita ng Malapinoon. Ibadi siya, praise the Lord. Yung patotoo, merong katwiran at pagtatapat. Ibig sabihin, talagang walang kasinungalingan. Amen po ba? Ang inuutos ng ating Malapinoon na patotoon niya, na ating pong ipatotoo, na tayo'y magpatotoo tungkol sa ating mahal na Panginoon na nasa katwiran at totoong may pagtatapat. Walang halong paimbabaw, walang halong kasinungalingan dahil nakakatakot yung susunod ka sa utos ng Diyos eh. Kasinungalingan naman pala yung sinasabi mo. Amen po ba? Eh, hindi ka papasok sa kaharian ng Diyos pag sinungaling ka, pag paimbabaw. Mga minamahal, ang iyo pong sinasabi dahil karumal-dumal yun sa Diyos. Sabi ng Biblia, sa Proverbs chapter 6, verse 6 hanggang 9, atin po munang basahin. Praise the Lord. Sa aklat ng Kawikaan, Kabanata 6, ang talata ay 6 hanggang 9. Pumaroon ka sa langgam, ikaw na tamad. 6 po. Proverbs chapter 6. 6:10-19 pala. Sorry po. Praise the Lord. Sa aklat ng Kawikaan, Kabanata 6, ang talata ay 16 hanggang 19. May anim na bagay na ipinagtatanim ng Panginoon
Oo, pito na mga kasuklam-suklam sa kanya. 17, mga palalong mata, sinungaling na dila, at mga kamay na nagbububo ng walang salang dugo. 18, puso na kumakatha ng mga masamang akala, mga paa na matulin sa pagtakbo sa kasamaan. 19, sinungaling na saksi na nagsasalita ng kabulaanan at ang naghahasik ng pagtatalo sa gitna ng magkakapatid. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Everybody shout hallelujah. Praise God. Kaya dito mga minamahal, talagang sincere po yung mga nagpapatotoo. Maging po nagsishare sa inyo. Samang kayo sa mundong ito. Pagka nagsishare sa inyo ng mga patotoo, mga pangyayari sa buhay ng mga kapatiran dito, hindi po yan kasinungalingan. Yan po'y utos ng ating pinakamala po at meron pong katotohanan. Hindi pwede magpaimbabaw. Hindi pwedeng magsinungaling. Dahil ang sinungaling ay kasuklam-suklam sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga po, maraming galit kay Pablo eh. Kahit saan siya pumunta, mangaral. Kasi totoo yung sinasabi niya. Amen po ba? Lalo na patungkol sa pagka-Diyos ng ating mahal na Panginoon. Pag sinasabi niya, pinapatotoo niya, mga minamahal, praise God, ang pagka-Diyos ng ating mahal na Panginoon, napapahiya yung mga sinungaling na mga pari nun, mga saserdote. Amen? Dahil pagka totoo yung pinapatotoo mo, talagang masakit sa mga gumagawa ng kasinungalingan. Masakit sa mga wala sa katotohanan. Masakit sa mga hindi totoong naglilingkod sa totoong Diyos na buhay sa pangalan ng ating pinakamamahal na Hesukristo. Pero hindi natakot si Pablo kahit anong gawin sa kanya, mga minamahal. Praise God. Kasi pagdala mo yung katotohanan, mga minamahal, pag sinasabi mo, pag ipinapatotoo mo yung katotohanan, di ka wilan ng Diyos, sasamahan ka ng Diyos. Everybody shout praise the Lord. Palakpakan po muna natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya naligtas nga yung ating beloved mahal na pastor, 12 prayer warrior. Sa dako po ng hulusulo. Ha? Hindi man pwedeng banggitin yung pangalan ng mahal na Panginoon sa mga abusayap na Muslim. Ang paniwala nila sa ating mahal na Panginoon ay propeta lang. Isang tao lang, mga minamahal. Eh, ang Diyos talaga nila, si Allah. Amen po ba? Pag nagbigkas ka ng ibang Diyos sa kanila, hindi nila dawaton, karumaldumal yun. Mga minamahal, hindi pwedeng ipantay kay Allah. Sino man tinatawag mong Diyos, kalapastanganan yun sa katuruan nila. Pugot ulo ka doon. Pero bago ka pugutan ng ulo, grabing pagpapahirap. Ha? Torturin ka. Sama nangyari sa isang pari doon. Mga minamahal, ha? Kasama ng mga estudyante niya, pinahirapan, binalatan. Amen po ba? Yung likod, yung talampakan, pinauwi, patay na, wala ng ulo. Kasi ipinangaral pa rin nila, ibinibigkas nila doon, ipinapahayag nila doon. Mga minamahal, ang hindi kinikilalang Diyos ng mga abusayap. Amen? Mga minamahal, praise God. Kaya pagka kasinungalingan, ang dalamong patotoo, walang katotohanan, ang dalamong patotoo, hindi kasamaan ng Diyos. Pero dito, sa kabagan ng ating mahal na Panginoon, saan man tayo pumunta, hindi tayo pinapahiya ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hindi tayo pwedeng tapakan ni naman. Bakit po mga may pag ginagawa mong utos ng Diyos, kasama mong kapangyarihan ng Diyos. Everybody show praise the Lord. Si Pablo, basahin natin. Sinabi ni Pablo, Unang Korinto, Kapitulo 2, 1-4. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng Unang Taga-Korinto, Kabanata 2, ang talata ay 1-4. At ako, mga kapatid, nang pumarian sa inyo, ay hindi ako naparian na may kagalingan sa pananalita o sa karunungan na nagbabalita sa inyo ng patotoo ng Diyos. Dos,
sapagkat aking pinasiyahang walang maalaman anuman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo at siya na napako sa cross. 3. At ako'y nakisama sa inyo na may kahinaan at may katakutan at may lubhang panginginig. 4. At aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan, kundi sa patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin yung banal ng salita ng mga Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Everybody shout hallelujah. Praise God. Hindi nagsasalita si Pablo. Mga minamahal, oh, hindi siya nagpapatotoo rin. Mga minamahal, patungkol sa ating pinakamahal na Panginoon dahil sa magaling siya manalita. Amen po ba? Nagsasalita siya, mga minamahal, ng katotohanan. Nagpapatotoo siya ng katotohanan, mga minamahal, dahil sa ang Espiritu ng Diyos ay sa kanya at kasama ang kapangyarihan. Everybody shall praise the Lord. Kasi pag wala sa iyong Espiritu ng Diyos, eh, hindi mo man marinig yung patotoo ng Diyos. Amen po ba? Pag wala sa iyong Espiritu ng Diyos, wala na maging patotoo sa buhay mo. Amen po ba? Mga minamahal, kaya sinasabi niyo yun dahil nasa kanyang Diyos. Pinapatotoo niya dahil ang Diyos kasama niya at ng kanyang kapangyarihan. Yung buhay na palakpak po, mga minamahal, para po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, praise God. Kaya nga po, mga minamahal, sa ating pong obligasyon, sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, huwag nating walain ang magpatotoo ng ebanghelyo ng biyaya ng ating pong pinakamahal na Panginoon. Bakit po? Diyan natin makikita yung kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Yung iba, iiyak. Lalo na pag tapos ng overnight, di ka lang dito magpatotoo. Mag-share ka. Sa yung kaopisina, sa yung mga labuan, sa yung mga kapitbahay, mga kaibigan mo, mga man, di pa nakakilala sa ating pong pinakamahal na Panginoon. At the same time, may problema, may karamdaman. Ilihans mo, mga minamahal. Proven and tested na dito, mga minamahal. Pag tayo magpatotoo, kasama ang kapangyarihan lagi yan ng ating pinakamahal. Kasi Pablo, matapang. Kaya mahal pastor, matapang. Good prayer warrior, matapang. Mga manggagawa dito, matapang. Yung mga matatagal ng Kristiyano dito, matapang magpatotoo. Hindi sila, mga minamahal, natatakot, mga minamahal. Hindi sila pwedeng magsinungaling, magawa-gawa, mga minamahal, ng hindi totoo dahil delikado, kasama ang Diyos. Amen po ba? Buhay ang Diyos. Makapangyarihan ang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Praise God. At ang aking pananalita at aking pangangaral ay hindi sa mga salitang pangikait ng karunungan, oh, kundi sa patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan. Ang Diyos ay Espiritu. Amen po ba? Hindi ribulto, hindi po larawan. Mga mga, kasi sinasabi natin kanina, kasama ni Pablo ang Diyos at ang kanyang kapangyarihan dahil ang Diyos ay Espiritu at pinaglilingkuran sa Espiritu at katotohanan. Palakpakan po muna natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, praise God. Kasi pag ganun pong ating Diyos, talagang lahat ng tao na ating pong mabigyan ng patotoo ng ating mahal na Panginoon ay pagpapalain. Amen. Ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi ng Isaiah 8:16, ating pong basahin. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng Isaiah, kabanata 8, ang talata ay 16. Talian mo ang patotoo, tatakan mo ang kautusan sa gitna ng aking mga alagad. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ibig sabihin, huwag talaga nating hiwalayan ang magpatotoo, ang patotoo. Amen po ba? Mga mahal, at tatakan mo ang kautusan sa gitna ng aking
mga alagad. Di mabubura ang kautusan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa bawat isa sa atin. Di natin pwede ito mga magburahin. Tandaan lagi natin ito na ito'y utos ng Diyos. Everybody shall praise the Lord. Hindi utos ng ating mahal na pastor. Hindi utos ng gawain ito, mga minamahal. Kundi utos to ng ating pinakamamahal na Panginoon. Talian mo ang patotoo. Kahit ano pa ang kalagayan natin sa buhay natin, mga minamahal, huwag nating tutulugan ang magpatotoo. Everybody shout, hallelujah. Everybody shout, praise the Lord. Yung lahat ng tulog, magsabing praise the Lord. Purihin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po muli natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Praise God. Dahil sa panahon na ito, karon mga igsoon ko, maraming wala sa katotohanan. Maraming naghahanap ng tunay na kaligtasan. At maraming bulaang mga ngaral. Maraming bulaang mga propeta. Maraming bulaang mga pastor. Maraming napupunta sa kapamakan, mga minamahal, na mga tao na hinahanap ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kung tutigil tayo, mga minamahal, na magpatotoo, mga minamahal, sa tunay na ebanghelyo at biyaya nito, mga minamahal, na mula sa ating mahal na Panginoon, hindi sila pagpalain ng ating dakilang Diyos. Hindi sila makalapit sa ating mahal na Panginoon. Imalay nyo, nasa opisina nyo lang pala, yung isa na lang. Isa na lang. Isa na lang na anak ng Diyos na nawawala. Rapture na tayo. Well, maraming tinawag, kakaunti ang hinirang. At ang pagbabalik ng mahal na Panginoon, wala pong nakakaalam. Amen po ba? Pumunta ang mahal na Panginoon sa mundong ito para sa mga nawala, sa mga anak niya, sa mga hinirang niya na nangawala. Kaya sa pagbabalik ng mahal na Panginoon, titipunin niya yung mga anak niya na nawawala. Amen po ba? Iba ka mamaya, nasa kapitbahay mo na lang. Yung isang kaluluwa para ma-rapture na tayo. Hindi pa ninyo siniran, tatagal tayo dito. Amen po ba? Mga minamahal, praise God, palakpakan po muna natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Mga minamahal, kasi bakit po mga minamahal tayo ang tinutukoy talaga ng banal na kasulatan dito? Dahil tayo lang ang may totoong Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, narinig natin kanina yung mga patotoo. Sabi ng ating beloved preacher, Kuya Lolong, mga minamahal, yung Diyos nila bata pa rin hanggang ngayon. Amen po ba? Ang bata na Diyos noon, sa sabsaban, ilang years na yun. Eh hanggang ngayon, Diyos pa rin nila. Hindi sila totoo na naglilingkod sa buhay na Diyos. Hindi sila totoo, mga minamahal, praise God, na mga binago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi sila mga totoo na pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ang proof at ebidensya nila, peke, kasinungalingan, nandito ang pure. Mga minamahal na pruweba at ebidensya, mga minamahal. Ngalan lang, pangalan lang ng Diyos. Amen po ba? Mga minamahal ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Mga minamahal, pag yan ay sinampalatayanan mo, mga minamahal, napakinggan mo ang kanyang patotoo, mga minamahal, na siya ang Diyos na bumaba sa lupa. Nagkatawang tao para tayo ay iligtas, pagpalain, mga minamahal. Tunay po, maging tunay kang anak ng Diyos. Maging tunay kang pinili ng ating mahal. Tunay kang pinagpala ng ating dakilang Diyos. Dahil ang lahat na sumasampalataya, mga minamahal, lahat na meron pong patotoo, mga minamahal, sa atin, may tatak ng Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Sabi ng Juan 3:33. Kindly po. Praise the Lord. Hallelujah.
Sa aklat ng Juan, kabanata 3, ang talata ay 33. Ang tumatanggap ng kanyang patutuo ay naglagay dito ng kanyang tatak na ang Diyos ay totoo. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yung buhay na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. No? Ang malinaw, di po ba? Ang tumatanggap ng kanyang patutuo ay naglagay dito ng kanyang tatak na ang Diyos ay totoo. Everybody shout praise the Lord. Everybody shout hallelujah. Anong tatak yun? Yung banal na Espiritu ng Diyos. Amen po ba? Pag tinanggap mong ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, praise God, meron kang patutuo sa Diyos. Everybody shout praise the Lord. Everybody shout hallelujah. Siyempre, pag tinanggap mong ating mahal na Panginoon, iistorya mo kung sino ang Diyos mo. Amen po ba? At pag ang ating mahal na Panginoong Jesus ang giistorya mo, gipatutuo mo mga minamahal at tinanggap mo na Diyos sa iyo pong buhay, magkakaroon ka ng tatak. Yung banal na Espiritu ng Diyos sa praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Kasi yun ang magtuturo. Yun ang magbukas ng iyong espiritual na kaunawaan. Pag wala kang tatak, hindi ko nabuksan ang kaisipan mo sa espiritual. Amen po ba? Yun ang magpapaalam na ang Diyos ay totoo. Buhay ang Diyos! Kumikilos kahit saan atun ng Diyos! Palakpakan po natin. Purihin ang kabanal-banal ng pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, praise God. Kaya nga po mga minamahal, napakahalaga na tayo po'y magpatotoo. Amen? Mga minamahal, praise God. Dahil tinatakan tayo eh. Mga minamahal, hindi natin mapapasitpalingan. Mga nasa buong-buong tuhan, pag-God sa ating pinakamamahal, meron tayong tatak na hindi natin pwedeng iwaksi sa isip talaga natin kahit saan tayo pumunta. Gawin natin ang magpahayag ng patutuo ng ating, dahil Diyos natin totoo. Bawat maliit na bagay, malaking bagay na ginagawa mo, di kita makita, pero kita ka ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinak. Kasi may tatak tayo eh. Amen po ba? Hindi lang natin tinanggap ang ating mahal na Panginoon. Naglilingkod na po tayo ng ilang taon sa ating buhay na Diyos, mga minamahal. Bakit po, mga minamahal? Proven and tested natin, mga minamahal. Kahit nga sa kagipitan tayo, mga minamahal. Sa kagutom tayo, mga minamahal. Taas lang natin ang ating kamay, mga minamahal. May Diyos na tumutugon sa atin. May Diyos na kumikilos sa atin pong buhay. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa 2023 na ito, sumpay pa natin yung praise God, mga minamahal, yung New Year's resolution na to. Huwag na tayong mahiyain sa pagpapatotoo. Dito tayo tinawag ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. At dito din tayo lubos pagpapalain ng ating pong dakilang Diyos. Just imagine, sabi ng Biblia, may patutuo mo ang ating mahal na Panginoon, kabutihan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa isang kaluluwa lang. Galak na ang multitude of angels sa langit. Lalo't higit. Isang kaluluwa lang. Baka meron dito, wala pang kaluluwa na dala sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Galak na po ang Diyos. Isang kaluluwa lang ang masikan mo ng kabutihan ng Diyos, mga minamahal. Alam niyo po, huwag kayong mahiya. Huwag kayong matakot. Kasama natin ang Diyos.
Kasama natin ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag kayong matakot na masaktan sila. Nandiyan ang Diyos. Gumagabay po sa bawat isa sa atin. Sama ng ating mahal na pastor, mga minamahal. Kung wala ang Diyos, wala ng mahal na pastor natin. Pero dahil totoo talaga ang tatak natin. Totoo talaga, buhay ang Diyos. Natin po pinaglingkuran. But praise the Lord! Basahin po na. Huli. Last verse po. Praise the Lord! Hallelujah! Sa aklat ng unang ikalawang Timoteo, Kabanata 1, ang talata ay 8 hanggang 12. Huwag mo ngang ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon, ni ako na bilanggo niya, kundi magtiis ka ng mga kahirapan dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. 9, na siyang sa atin ay nagligtas, at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus. Buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Yes, ngunit ngayon niya ay nahayag sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus, na siyang nag-alis ng kamatayan at nagdala sa mga liwanag ng buhay at nang walang pagkasira sa pamamagitan ng Ebanghelyo. 11, na sa bagay na ito ay ako'y itinalaga na tagapangaral at apostol at guro. 12, dahil dito'y nagtiis din ako ng mga bagay na ito, gayon ma hindi ako nahihiya, sapagkat nakikilala ko iyong aking sinampalatayanan at lubos akong naniniwalang siya'y makapag-iingat ng aking ipinagkatiwala sa kanya hanggang sa araw na iyon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord! Narinig po natin, mga minamahal, ang talatang yan, napakaganda. Ano man ang nasa inyo, pagbabago ng buhay, ano mang pagpapala, meron kayo, marami kayong sasakyan, maraming laman ng pagkain ang bahay nyo, maraming kagamitan ang bahay nyo, mga minamahal, di yan dahil sa inyong mga gawa. Dahil yan sa biyaya ng Diyos. Everybody shall praise the Lord. Everybody shout hallelujah. Ano mang propesyon na rating nyo, katanyagan, mga minamahal, di dahil sa inyo yan. Gikan yan sa Diyos. Biyaya yan mula sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, praise God. Kaya wala talaga tayong maipagmamalaki sa ating pinakamahal na Panginoon, kundi lagi lang tayong sumunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Ang lahat ng ating tinatanggap, ang ating pong tinatamasa, mga minamahal, huwag nating ikahiya na ipatotoo yan. Dati akong mahirap, ngayon pinagpala ako naman ng Panginoon. Dati wala akong bahay, ngayon nagbibilang ako ng bahay. Dati ikahus kami, ngayon pinagpala ang aking trabaho, pinagpala ang aking negosyo, pinagpala ang aking mga mahal sa buhay, dahil ang Diyos na totoo ay napaglingkuran ko. Ang Diyos na totoo ay nakilala ko sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Pinagaling ang aking karamdaman. Lahat ng bisyo ko, inalis ng totoong Diyos ng ating pinakamamahal na Panginoon para magamit natin lahat anumang pagpapala meron tayo para sa kaluwalhatian ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord.
Everybody shout hallelujah. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon pag tayo pinagpapatotoo, mga minamahal. Lahat ng ano paman na ating pong tinatamasa, mga minamahal, na ibabalik natin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Dahil di naman humingi ng Diyos ng material eh. Amen po ba? Magpatotoo ka lagi sa kabutihan na ginawa ng Diyos sa iyong buhay, mga minamahal. Hanggang sa araw na iyon, sabi ni Apostol Pablo, hindi siya mahihiya, mga minamahal, praise God, na ipaayag po, mga minamahal, ang kadakilaan, mga minamahal, kabutihan, kadakilaan ng pag-ibig ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Man is your praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Bulay-bulayin natin sa umagang ito kung gaano kabuti ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Marami tayong Diyos na pinaglilingkuran. Noon, sinasabi din natin, inayag natin, malaki ang pag-ibig ng Diyos. Dakila ang kabutihan ng Diyos. Pero hanggang labi lang, mga minamahal, yan pong katotohanan. Pero ngayon, ang lumalabas sa ating mga labi, totoong gawa ng ating mahal. Totoo ang kapangyarihan ng Diyos. Lumilod sa ating buhay. Kasi na tayo na hindi tayo magpayag. Nagpatotoo ng Ebanghelyo na biyaya na mula sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat na nasa atin, iya sa Diyos. Zero tayo, wala tayo, mga minamahal. Nung ika'y di pa nakikilala, na Panginoon buhay ko, at alam lagi ang kalungkutan, kabiguan, hirap at dusa. Nang ako'y lumapit sa iyo, isinuko ang lahat sa buhay ko. Ika'y tinanggap ko, Panginoon. Tanggap ang ligtas ng buhay ko. Hallelujah! Jesus, ito sa pag-ibig mo'y laging nadarama. Dakila ka, Diyos, ang Ginoong na mahal na siyang kamay tawin na natin Diyos palando mo natin awit na tayo Jesus. Ikaw naman lagi ang pupurihin, o lamang pupurihin, susambahin at mahalin na Jesus, ikaw ang aking awit ko. Jesus, ito sa'yo ay aking iyano. Sa pag-ibig mo, laging nadarama. Dakila ka,
Ginoo, purihin natin siya. Pasalamatan natin, Diyos, dahil dalal sa pag-ibig na atin na darama, pinangawakan tayo ng Panginoon. Mayroon tayong patutuo sa mga tao. Dito to ang Diyos natin sa ating buhay. Mayroon tayong tatak ng Espiritu Santo. Buhay ang Diyos natin, magapangyarihan. Ito'y natatakot magsalita sa mga tao, magpatutuo sa mga tao, magdala ng mga bunga, mag-share si Ebanghelyo, kahit totoo ang Diyos natin buhay at makapangyarihan, mga minamahal. Palagi natin nadamang presensya at pag-ibig niya sa aking buhay. Kaya araw-araw, umalis tayo, mga ate Ebanghelyo, magpatutuo sa mga tao. Huwag natin itago ang milagrosong buhat ginawa ng Diyos sa ating buhay. Ang ating mga testimony, sabihin natin sa mga tao sa paligid. Pag maligtas sila, may Diyos pala nga buhay, mga pangyarihan. Dapat malaman nila kung sino ang Diyos natin pinaglingkuran. Si Jesus ang Diyos natin nga makapangyarihan. Nagpapagaling ng karamdaman, nagbago ng buhay. Gumagawa ng himilagro sa mga tao upang patunayan sa ilang buhay nga sila'y mahal ng Diyos. At dapat sila maglingkod sa Panginoon upang maligtas sila. Pagdating ng araw, sama tayo sa kalangitan. Palapakan natin Diyos, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Salamat, 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 salamat. Kaya manalangin tayo, Lord, manal. Ang malapastor sa mga, yung pinaka-effective na soul winning, yung galing ka overnight, magdamag na walang tulog, grabbing anointing power. Magpahulay ka mga, makapahinga ka, malis ka. Bisitahan mo yung kaigsuna na wala na magsimba. Paluapin mo sila. Ang tawag yan, every believer evangelism. Malis ka, lumakad ka sa kanto, may makita ka ng tao, siran mo, yet street evangelism. May naalala kang kaibigan, upuntan mo sa bahay, ang tawag yan, house to house evangelism. Dalhin natin sila sa paanan ng ating mahal na Panginoon. Sa iyong mga kaibigan, mga barkada, kausapin mo isa-isa, siran mo sa Ebanghelyo, yan ang ituwag na man-to-man evangelism. Maraming klase evangelism, mga minamahal. Magawa po natin, siran natin, isir natin ang salita ng Diyos, mga patutuo sa ating buhay, para malaman nila nga may Diyos ka buhay, nga dapat paglingkuran na. Gawin po natin yan, mga minamahal. Totoo ang testimony natin, totoo ang mga testimony natin. Huwag natin itago ito, huwag natin ilibing. Sabihin natin, sabi na yung Biblia, you must to blow the trumpet. Ang ibig sabihin, ibuka natin itong bibig. Trumpita ito. Sabihin natin sa kanila ang testimony natin na tatanggap sa ating mahal na Panginoon. Manalangin tayo upang bigyan tayo ng kapangyarihan ngayon. Langisan tayo ng Diyos sa araw na ito upang sinuman masapuntahan natin, masalubong natin, ibuka natin, bibig natin, sabihin natin sa kanila na mayroong testimony at kapangyarihan na dala. Nanalangin tayo.
Opo, dakilin Diyos sa mamalal sa pangalan mo, mala Panginoon. Sa mga umagang ito, nandito kami nisusumamo sa iyo. Sunod na lagi ng Midrally Belabrable Pastor, you ain't time prophet to God. Ang iba ba ang kapangyarihan mo sa aming kalagitaan? Pagpalain mo, aptadaan, mag-anakan mo sa umagang ito. Nandito sa sambahan, maging mga webcast viewer natin. Abuti mo sila sa iyong kapangyarihan. Saan man sa luknig, daigdig sa sandaling ito. Ikaw ang Diyos ay makapangyarihan. Ng aming pinaglingkur, abutin mo sila. Pagalingin mo karamdaman na. Maguin buhay, pagpalain mo sila sa material, pinansas, ito na bagay. Bless their business, their job, at their, lahat of their work, their everything, Panginoon, kita nila. Malangini kami tanan. Sa to, sa mga malapastor, sa pangalan ni Jesus, singgit, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Patong kamay sa iyong ulo. Ang isa nakataas, lahat tayo mag-rebuke with all power and authority. Yes, opo, mga Panginoon. Ibabang kapangyarihan mo sa gitnaan sa masanda nito. Sundan mo na, Pastor, I bind the power of darkness. Demons and permit the sickness and diseases cast out from the children right now in the mighty name of Jesus. Be healed, be healed, be healed. Right now, problem, blessed, begin, bless the children, pinansinipas, poverty began, weakness began, Lord. Bless the children, Lord, pinansinipas, with all healings in Jesus' name. Amen pa sa Lord. Hallelujah. Palagpakan natin Diyos, mga minamahal. Wala tayo tumayo. Taas yung kamay. Singgit, pusog, higas sa itong singkasin. Hello pa sa Lord. Hello pa sa Lord. Amen.